Okay. So, nakikita niyo na po ba ang aking slide? Okay na po ba? Nakikita niyo na? Okay. So, good morning to each and everyone. So, napakaswerte po natin because even if we are on a quarantine basis right now because of the crisis that we have right now because of the COVID-19 pandemic na meron tayo ngayon sa paligid natin, no, through empowered consumerism, na-enjoy pa rin po natin yung mga products po natin. So, syempre po, kung may mga first time po tayo dyan, so napaka-importante po sa ginagawa po natin everyday, no. So, isa po sa maganda na one of the business here po sa atin yung pagbebenta po ng products. But of course, we really have to make sure that we are giving the right products po para sa mga customers po natin. So wala naman po ba tayong mga bisita ngayon ng mga foreigner na kailangan natin mag-English, dara-daretso, or okay lang? English po, okay na po yan. Ah, okay lang. Okay, sige. Kasi minsan kasi mga foreigner, may mga foreigner order, syempre nakakaya naman kung tayo eh magtatagalog, diba? Okay, well, anyway, so para doon po sa mga first time natin atin ng product training, naku po, for sure, lalo nyo po ma-enjoy po yung products po natin pag nalaman po nyo po lalo deeply yung mga products po natin. For them to know about our products, of course, we're very proud na yung mga products po natin ay makikita po ito sa, dito sa Philippines, no? So we have what we call the PPD. So ito po yung mga libro na ginagamit po ng mga doctor when they are prescribing products or drugs or food supplements to their customers. To their patients, no? So, just imagine even other doctors are prescribing our products. So, why not us also? So, yung mga products natin, napakakalidad po nitong product natin. Bakit po? Ang mga gumagawa or manufacturers of our product came from different countries at hindi po sila basta-basta mga pharmaceutical companies. They're big companies. They're international pharmaceutical companies po, no? So, as you can see here, one of our manufacturers is the Nature's Way, which is a billion-dollar company. And we also have this DSM, which is also a multi-billion euro company po. So, also, we have the AMS. Ang AMS naman po, ito po ay multi-billion yen company naman po. At ang Wither company, which is also a billion-dollar company po yan. So, just imagine, itong mga malalaking kumpanya po na ito, nakipag-tie up, nagtiwala po sa ating company because yung ating pong company, napakataas po ng credibility po ng company po natin. Okay, so, next, so siguro po naman lahat ay mag-a-agree sa akin dito, no? So sabi po ng mga doktor, health is wealth. So paano po tayo magiging healthy? Siyempre, kailangan po natin kumain ng mga healthy foods everyday para po tayo din ay maging wealthy. And sabi rin po dito, let's keep our health to enjoy our wealth. Napakasaya ng buhay, napakasarap ng buhay, pinagpala tayo ng Diyos, no? So we are very wealthy, not only that, we are also healthy. So just imagine, these two words na to, nako po, guaranteed po, kaya po ibigay po to pareho po ng company po natin. So, magsimula po tayong mag-aral. Ano ba yung free radicals, doktora? Sobrang simple lang ang trabaho nito, magbigay ng sakit sa katawan, and which is not good. Pero the bad news is our own body is producing this free radicals. Paano po nangyayari yun? Kapag ka po yung mga cells natin ay nag-produce ng energy, once they produce energy, nag-produce din sila ng free radicals. Kaya sa ayaw at sa gusto po natin, madami tayong free radicals sa katawan po natin na siya nagbibigay ng mga karamdaman po natin. At ang isang pang bad news dyan, yung pong mga free radicals, may mga nakukuha rin po tayo sa labas ng katawan natin. Ayan, katulad po ng mga processed foods po natin, no? So, yung mga processed foods po natin, may mga preservatives po yan. Pero nowadays, medyo hindi po, nami-miss na po natin itong mga to kasi hindi po tayo nakakalabas, di ba? So, may mga free delivery. Eh, di ko lang alam kung may mga nag-free delivery ngayon dyan sa inyo, no? So, another thing is the stress. Nako, napakadami pong stress na mga tao po ngayon because hindi makalabas ng bahay, hindi po makapagtrabaho. Yan, nagbibigay din ng mga free radicals sa katawan natin yan, no? So, and of course, hindi po natin din maiwasan ang mga pollution sa paligid natin, no? Nagbibigay din sila ng mga free radicals galing sa air, no? Pero napakaganda po ng balita ngayon because of the quarantine, no? Siguro may mga pictures po kayo nakikita, no? So, lumiliwanag ang ating kalawakan dahil po dito sa nabawasan ang air pollution sa paligid natin. Imagine niyo ilang buwan na po na walang namamasada sa kalsada, walang masyado mga sa
sasakyan, no? So siguro yung mga pictures na nakita nyo, ang diwaliwanag. Meron pa kung ako nakitang picture from Bataan. Nakukuha na ng picture yung Manila. Nakikita yung mga buildings, no? So sobrang lumiliwanag po kasi nga po nabawasan ng pollution because of this quarantine. And aside from that, may mga pollution din tayo nakukuha coming from water, no? And also from chemicals. At ito po, nako, unhealthy lifestyle po, no? So, mga pag-inom ng alak. Oh, by the way, may liquor ban po tayo, ha? So, baka makalimutan nyo po, no? So, baka po tayo makulong dahil lang dito. Okay, so, ang pag-inom po ng alak, hindi po yan masama sa katawan. Okay lang po yan. Pero sabi nga po, we have to drink moderately, no? Lahat ng bagay na sobrang masama. So, hindi po pwedeng uminom ng sobrang dami. Kasi pag sobrang daming alcohol sa katawan natin, nako po, yung ating atay, masisira po yan. Napakadaming function ng atay sa katawan natin. So, dapat pag inangangatan po natin yung ating liver, no? And of course, this thing, ayan, ako, paninigarilyo. Ako, hindi po talaga maganda sa katawan niya. Kung yung alak pwede konti, ito talaga hindi. No? Bakit? Imagine ninyo, according to studies, no? So just imagine, isang hitit pa lang ng sigarilyo. Nako, isang puff pa lang. Nako po, isang milyong free radicals na pala makukuha ng katawan natin. So imagine mo, ang isang sigarilyo, hindi niya uubos ng isang hitit lang. Nako po, napakadaming hitit. So sa isang sigarilyo, ilang milyong free radicals yun. Masaklap pa, pag naninigarilyo ka, nako po, mga tao sa paligid mo, nakakalangap din ng uso. Kaya sila din nagkakasakit dahil sa'yo. Napakapangit po nun, nagkakasakit yung ibang tao dahil sa inyo. Hindi lang po yan, lalo po ngayon, no? So napakaganda po na tayo ay makaiwas na sa paninigarilyo. Bawasan natin yan. Alam niyo po ba na itong ating COVID-19 pandemic na nararanasan po natin ngayon, ang isa po sa pinakamalaking naaapektuhan yan sa katawan natin, yung ating baga. Kapag ka ikay naninigarilyo, nako po, nasisira po yung baga natin. Kaya kapag ikaw nakakuha ng COVID, nako, wag naman po sana, no? So, mas mahihirapan ka kaysa doon sa mga pangkaraniwang pasyente na hindi po naninigarilyo. So, as much as possible, bawasan na natin yan kung kayang itigil na. Mas maganda po, no? So, next po, eto nga, no? So, hindi lang yung mga free radicals na nagbibigay ng sakit sa katawan po natin. So, ano pa yung mga nagbibigay ng sakit sa katawan natin? Ayan, yung mga tinatawag nating pathogens, no? Ano ba yung mga pathogens na yan? Actually, ito po yung mga bacteria, yung mga viruses, yung mga microorganisms na nagbibigay, na pag pumasok sa loob ng katawan natin, nako, sigurado po magbibigay ng sakit. At yan nga pong kilala po ngayon, no? Yung ating COVID-19 pandemic po, no? So, ngayon po, pag-usapan natin yung ating katawan, iba, may medibang systems yan. Muscular, digestive, circular, immune system. Napakadaming system po ng katawan po natin. Lahat po yan ay may organs, lahat po yan ay may tissues and cells. So just imagine, kapag ka po yung cells natin na-expose dyan sa mga free radicals na yan, sa mga pathogens na yan, no, ano mangyayari? Naku, magkakasakit ang cells natin. Pag nagkasakit ang cells po natin, pati yung tissue natin, organ system natin, naku, healthy pa ba yung katawan? Siyempre, hindi na. Kaya po, dalabanan po natin ang mga pathogens na yan, ang mga free radicals na yan. Paano po? Kailangan po natin magkaroon ng strong immune system. Ano po ba yung immune system, doktora? No, immune system po sa Tagalog, nako, ito po yung tinatawag na resistensya ng katawan. Ano ba trabaho niyan? Mga sakit, lalaban ng tulungang ikaw ay gumaling. Kaya kapag ikaw, malakas ang immune system mo, malakas ang resistensya mo, kahit may sakit ka pa, simpleng sipon, simpleng, ay hindi simple yun ha, kahit cancer pa yan, simpleng sipon, hanggang cancer pa yan, napaka-grabing sakit na po yan. No, basta malakas ang immune system mo, kaya mong gumaling. So, napaka-importante po yan, no, malakas ang immune system natin. Paano po natin gagawin yan? Kailangan natin po mag-take ng madaming antioxidants. Ano po ba yung mga antioxidants, doktora? Actually po, ito po yung mga makukuha po natin sa mga pagkain, no? Ano-ano ba yung mga benepisyong maibibigay nito sa katawan natin? Ayan, pe-prevent, no? Papabagali niya yung mga damage na ginagawa sa mga cells natin. Dinedelay po yung ating pagtanda, free radical scavenger, tagawalis, tagatanggal ng mga free radicals sa katawan natin. At nire-repair po, pine-prevent niya yung mga nasira na ng mga free radicals sa katawan po natin. So, napaka-importante po ng mga antioxidants. At ito po yung makikita po natin sa mga fight
phytonutrients, no? Kung makikita niyo po sa screen niyo, sa right side, ayan po yung mga experiment na ginawa kung saan yung cells natin nilagyan po ng digested product na galing sa mga fast food meal. Imagine niyo na nilagyan siya ng mga pagkain, no? Imagine niyo, napakadaming cells natin yung nasira, no? Ayan, oh, ang daming cells po natin ang nasira, di ba? Pero just imagine, yung mga cells po natin na yan, no? Nilagyan naman po ng mga antioxidants, no? So, makikita niyo po, nakukunti lang po sa mga cells natin ang nasira, no? So, dito po na ipakita sa experiment na to kung gaano po ka-importante ang mga antioxidants. And according to WHO, World Health Organization po, ang katawan dapat at least po kumakain na 5 prutas at 5 gulay araw-araw. At siguro po, aaminin po natin na hindi po ito nating karaniwang nagagawa. At karamihan ng tao talaga, hindi po ito nagagawa. Merong mang makagawa, nako, bilang na bilang lang yan sa daliri mo. Bakit mahal? No? And at the same time, no, lalo na po, hindi lang mahal, nabili ka nga, minsan hindi nakakain, nabubulak lang, no? So alam din ng WHO po yan, kaya sila din po ang nagsabi na ang best solution, since hindi tayo nakakain ng mga prutas at gulay, tayo po iminom ng mga food supplements, no? Bakit po? Kasi kapag tayo iminom ng mga food supplements, para na rin tayong kumakain ng mga prutas at gulay, no? So sabi rin po dito, prevention is better than cure. Ano po yan? So, siyempre, alam naman po natin, mahal magkasakit, no? Very expensive. Hindi lang dahil expensive, pati buhay natin nakataya kapag po tayo nagkasakit, no? Lalong-lalo na po ngayon, nakakatakot po magkasakit po ng pag nagkaroon po tayo ng COVID-19, pandemic po na yan. Kaya dapat ipe-prevent po natin yan, no? So, sabi po dito, okay, matutulungan po tayo. Good news for everyone. Why? Because our company have so many products, no? Para po mapalakas po yung immune system po natin. At ito pong mga produkto po na to na ipinapakita ko po sa inyo ngayon, ito po yung nutritional supports group product po natin. At ito po yung didiscuss po natin ngayon, no? So, para malaman po natin, lalo kang maging proud sa product natin, ma-endorse mo, no? So kahit tayo po ay nasa ganitong quarantine period, no, ma-endorse natin ang mga product natin, makatulong din po tayo sa mga kaibigan, no, sa mga friends po natin, sa mga kamag-anak po natin, na mapalakas din natin yung immune system po nila dahil yan po talaga yung kailangan po natin ngayon, no? So let's start po sa C24/7. Ang C24/7 po, no? So ano po ba yung C24/7 po na yan? This is the next generation food supplement kasi po ito po ay merong 22,000 phytonutrients. Di po ba sabi ko sa inyo kanina, ang ating ang mga antioxidants ay nakukuha po sa phytonutrients. At ang 22,000, naku po, napakadami po niyan, no? So ano po ba ang ibig sabihin ng C sa C24/7? Ang ibig sabihin po ng C sa C24/7 ay cellular. Bakit po? Pag uminom po tayo ng ating C24/7 hanggang cells natin, ma-absorb ang mga nutrition na yan. Kaya nga po sabi dito, it can gives our cells protection, immunity, energizer, enhancement, support, nourishment, cardio, and cancer protection for 24 hours a day, 7 days a week po. No? So napakaganda po ng trabaho ng ating C24/7. So aside from that, no, paano po ba ginawa ng C24/7 yan? Doktora, napakagaling naman ng C24/7 natin. Yes! Bakit po? Kasi nga, di ba, sabi ko, meron siyang 22,000 phytonutrients, no? Paano po nagkaroon ng ganyan na phytonutrients itong ating C24/7? Kasi nga po, isa sa mga laman po nito, ang ating 29 vitamins and minerals from vitamin A to Z na nagpapalakas po ng ating immune system. Aside from that, meron 12 whole fruit juice blend and 12 whole vegetable blend kung saan ito naman po yung nagde-detoxify ng katawan natin. Pag sinabi po natin detoxify, tagalinis ng katawan at napaka-importante po na malinis po natin yung ating katawan sa araw-araw. Kung matatandaan nyo nga, sabi ng WHO kanina, kailangan lang natin ng 5 prutas, 5 gulay, at laman po ng ating C24/7, nako, 12 gulay, 12 prutas. Kaya kapag uminom ka nito sa isang araw, nako, sobra-sobra pa sa requirements ng WHO. Ang makukuha mo, so very healthy ka talaga, no? So aside from that, meron din siyang 18 amino acids na mabilis na nagpapagaling ng mga sugat. Bakit po? Kasi ang amino acids, ito po ay building blocks ng protein. Ano po ba yun? Bumubuo sa protina. Kapag walang amino acids, walang protein. Kasi ang laman ng proteins ay amino acids po. No? So ano po ba yung mga proteins sa katawan natin na napaka-importante ginagampanan sa ating katawan? Muscle. Hindi ka makakagalaw pag walang muscle. Hemoglobin. Siya po ang nagdadala ng oxygen para ito po ay ma-deliver
deliver sa buong katawan natin, sa mga cells natin. Tandaan natin, ang cells, hindi yan makakapagtrabaho kapag walang supply ng oxygen. And some of our cells na kung mamamatay pa talaga pagka po wala talagang oxygen po na maibibigay po tayo. So aside from that, may mga digestive enzymes din po tayo, proteins din po yan. Ano ba trabaho ng digestive enzymes? Kapag tayo kumain, siya po yung naglulusaw ng mga kinakain natin. Kapag ka po, no, kapag ka po tayo kailangan nating kumain, aba kailangan po nalulusaw yung mga kinakain natin, no? So aside from that, antibodies are also protein. Ano po ba ang trabaho ng mga antibodies? Kapag ka po may mga mikrobyo na pumasok sa katawan natin, nako, hindi yan normal na mga makikita sa loob ng katawan natin, kaya magbibigay ng sakit. So ang ginagawa po ng mga antibodies, tumutulong sila mapatay ang mga mikrobyo po na yan. No? So, napaka-importante po ng trabaho ng antibodies po sa katawan natin. So, just imagine yung sinabi kong muscle, yung sinabi kong digestive enzyme, hemoglobin, antibodies, lahat yan ay protein na hindi po mabubuo kapag walang amino acid, at napakaswerte natin. Bakit po? Ang ating C24/7 ay merong 18 amino acids. Aside from that, meron din po siyang 14 super green, for instance, spirulina blend, kung saan ito naman po pinagpapatas ng ating antibodies. Ano po ba ang meron sa mga halaman po na to? Actually, by the way, ang mga halaman po na to ay mga specialized grass. Mga damo po sila. No? Iba po dito yung lumot. Nakikita naman po sa ilalim ng dagat. Ano ba ang meron sa kanila? Madami po silang chlorophyll. Ano po ba yung chlorophyll? Nagbibigay ng yellow and green color sa ating mga halaman. At kapag ka po ang chlorophyll na po ay nasa loob ng katawan natin, pag uminom ka ng mga C24/7 po natin, may mga super green food spirulina blend po na mataas ang chlorophyll, ang ginagawa po ng chlorophyll sa loob ng katawan natin, pinapadami ang produksyon ng hemoglobin. Again, hemoglobin nagde-deliver ng oxygen. Kaya mas madaming oxygen ang madedeliver sa cells natin. Tayo pong mga cells natin ay mas lalong nagiging healthy at nagiging functional, no? So, aside from that, so meron din po tayong 12 mushrooms, no? Sa ating C24/7. Ang mga mushrooms po kilala, hindi po nagpe-prevent ng cancer. Hindi lang nagpe-prevent. Actually po, ito po din ay cure ng mga cancers po, no? So meron po isang testimony na nilagay dito. Actually po, itong testimony po na to ay na-feature po sa isa sa mga magazine po natin, no? Sa Aim High magazine po natin, kung saan ang pasyente po natin ito. Makikita nyo yung mga arrows, yung mga red arrows po dyan. Yung pasyente po natin ay na-diagnose na merong laryngeal cancer. At siya po ay nagtatrabaho sa ospital. Kaya na siya naman po ay na-admit po, no? And at the same time, na nagkaroon po ng mga treatment, ang mamahal na mga treatment, hindi lang po yan, syempre, stress din po yung pamilya, no? So, nagkaroon ng mga chemotherapy, no? So, mahal ang binaya, tapos parang hindi daw siya gumagaling nung siya ay nagkakaroon ng mga treatment na to. So, may nagpakilala po sa kanya ng ating product, yung ating C24/7. Uminom po siya ng 3 kapsula sa isang araw, and after 3 months, no? 3 months po, inulit po yung kanyang laryngoscopy, no? So, just imagine, na-clear na po yung kanyang sakit from cancer, no? So, wala na po yung cancer niya. Just imagine, pati po yung oncologist na tumitingin po sa kanya. Oncologist is a specialized doctor in cancer po, no? So, sila po yung humahawak sa mga pasyenteng may cancer. Pati po yung oncologist na tumitingin po sa kanya, just imagine, became an global distributor also. Kasi sobrang na-amaze po sa product po natin, no? Actually, ito po ilan lang sa mga testimony po natin. So, siguro kayo po, madami na rin po kayo narinig, no? Napanood sa YouTube po, na sobrang ang dami na po nag-benefit po talaga ng product po natin. Aside from that, meron din po tayong 12 digestive enzymes. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito po yung nagluluso ng mga kinakain natin. Pagka kasi mas madami nagluluso ng mga kinakain natin, yung nutrition, mas mabilis na absorb yan at mabilis na na-deliver sa ating katawan. Kaya po mas mabilis tayo nagiging healthy. Aside from that, meron din po siyang 12 herbs and specialty nutrients. So ito po yung mga specialized berries, mga prutas na bilog-bilog, nag-enhance ng ating sexual vitality. May mga ilang tao may sakit, hindi nila alam may sakit pala sila, no? Unless may side effect po. O, example po nito, hormonal imbalances. Ang hormonal imbalances, hindi lang nangyari sa mga kababaihan. Kahit po mga lalaki nagkakaroon yan, side effect, hindi magkaanak. Meron tayong testimony dyan, nako, 16 years ng kasal, nako po, hindi po magkaanak-anak. Nagkaroon ng mga medical
treatment na rin, no? So, iba pa na po yung mga pinuntahan nila mga doktor, so hindi pa rin sila po nagkaroon. Pero once they were able to attend our training, no? So, sabi nila, maganda pala yung product ka. Ay, try kaya natin. Ako po, napakaswerte po nila naka-attend ng product training natin dahil after that, na sila pong mag-asawa ay uminom ng product natin, nabiyayaan na po sila ng baby. Just imagine, no? 16 years po sila nag-antay. Yung product lang pala natin iniintay po nila, no? So, kailangan po kapag iinom po nito, kailangan parehong lalaki, babae ang iinom. Kasi hindi naman po natin alam kung sino may mga problema sa katawan po nila, no? So, aside from that, ang ating C24/7, meron din pong 12 essential fatty acids po, no? Ang 12 essential fatty acids po na to, nagko-control ng ating high blood pressure, lowers down the cholesterol level, protects our heart from disease and its complication, maganda ang sirkulasyon ng dugo. At ang mga fatty acids po na to ay nanggaling sa flax seeds at sunflower seeds, no? So, flax seeds and sunflower seeds. So, ang maganda po sa flax seeds, hindi lang po siya, no? Hindi lang po siya gumagawa ng mga fatty acids, siya rin po ay gumagawa ng tawag nating lignans. Ano ba yung lignans? Substance po ito kung saan nagpe-prevent ng pagtubo ng tumor sa katawan po natin. Sabi nga po, prevention is better than cure. So, wag na natin antay magkatumor pa tayo. No? So, inom na po tayo ng product po natin para tayo ay ma-prevent ang pagkakaroon ng mga tumor sa katawan po natin. So, aside from that, meron din po siyang 5 anti-aging antioxidant enhancer, no? Pag sinabi nating anti-aging, no, ito po yung nagpapadali ng pagtanda, no? So may mga antioxidant po tayo sa katawan natin na pinuproduce normally ng katawan po natin. Pag sinabing enhance, lalo pa pong pinapaganda ang trabaho nila sa katawan po natin. So katulad po ay ni pinapadami ang produksyon ng glutathione sa katawan natin kasi yung liver natin naturally ay nagpo-produce din po yan ng glutathione, no? So ang glutathione po antioxidant din po yan, mabilis na nagpapalit yung ating balat para always looking young. Mabilis din ang pagpapalit ng liver cells po natin, no? Yung regeneration na tinatawag kasi nga po sabi ko nga sa kanina, napakadami pong function ng liver po sa katawan po natin. So aside from that, meron din siyang 4 longevity Filipinos. Ang mga longevity Filipinos, other term po dito tinatawag din silang mega resveratrol blend wherein ito po yung nagpo-promote ng longevity. When we say longevity, nakakahaba po ito ng buhay. So everybody really would want, no, syempre humaba po yung buhay po natin. Kung ating po bibilangin ang laman po ng ating C24/7, 140 po ito. Just imagine, maganda rin yung product natin sa dami ng laman. Naku po, wala kang makikita na ganyan kadami po yung ingredients, no? C24/7 lang po. Maganda na yung product natin. Ginamitan pa siya ng iba't ibang technology para lalo pong gumanda yung product natin, like the Falto Alcatec technology wherein diligyan po siya ng alkaline-based formulation na hindi po masira ng acid sa loob ng tiyan natin, no? Para po yung mga nutrition nito, no? Yung potency, yung purity po ng product po natin, yung mga ingredients ma-absorb pa rin ng katawan natin at ma-deliver po sa ating mga cells. At ginamitan din po ng tinatawag na Signer technology. Ito po technology po na to, ano po ba yan, doktora, no? So, 140 ang laman ng ating C24/7. Naku, doktora, baka naman pag nasa chan ko na yan, sumakit ang chan ko dahil sa dami nila. Naku, hindi po mangyayari yan kasi po yung ating C24/7 ay finormulate ng 200 medical doctors and scientists. Pag sinabi natin mga scientists, mga doktor, naku po, magagaling po yan. Huwag natin questionin yan, no? So, pinag-aralan po nila kung ano ba yung mga sabay-sabay pwedeng inumin. At kapag ka po ginawa po yun, ang mas maganda yung effect sa katawan po natin. Ang tawag po natin doon ay complementary and synergistic effect. And one of the formulators of our C24/7 Be Proud is our president, si Dr. Ed Cabantog po. At syempre po, lahat naman po sa tayo ngayon, maniniwala, napaka-high-tech na natin. Just imagine, the 140 ingredients of our C24/7 is being placed on a capsule form because of what we call the nano technology po, no? At ang pinaka-capsula, no, yung V-cups po natin is also made from vegetable. So, very, very safe po talaga na i-consume po natin yung ating C24/7. Aside from that, ito po naman isang experiment din na ginawa kung saan 4 na tableta po yung pinagkumpara, no? So, sa 4 po na to, no? So, just imagine, ang C24/7 lang po ang na-disintegrate after 15 minutes. Ano po yung disintegrate? Nalusaw. Kapag ka po kasi yung gamot, mas mabilis nalulusaw. Yung
nutrition, natural, mas mabilis din po tayo naging healthy, no? So, next product of ours, nako-complete po. Actually, this is the first product of our company, no? So, yung C24/7, sumunod lang po yan. This is the first product of our company. So, kung mapapansin niyo, no? Halos po lahat ng laman po ng ating complete, pareho po sila ng C24/7, no? So, ito po ay mayroong 16,000 phytonutrients. Kung kanina po yung ating C24/7, 22,000, bakit siya mas madami? Kasi po may anti-aging at resveratrol, no? So, bakit po? May complete pa. Eh, yung po palang C24/7, may resveratrol, anti-aging, pampahaba ng buhay, pampabata, hindi mas maganda po yun. Yes. Kasi kaya lang, hindi po kasi lahat ng customers natin, aba, pwede po natin paggamitin ng merong may resveratrol at merong anti-aging. Kaya po, hindi po natin tinanggal ang product natin complete. So, sino-sino po ba ang mga customers mas magandang marekomendahan po natin ng complete, no? Ito po, yung mga pasyenteng buntis, nagpapasuso, may mga problema sa kanilang reproductive system, no? So, mamaya, idedetali ko po iyan. So, aside from that, yung may mga iniinom ng mga pills, may mga bleeding, no? May mga pagdurugo sa katawan po nila, yung sakit na pwedeng duguin, no? So, katulad po ng dengue, no? Diba? Hindi naman lahat ng mga pasyenteng may dengue ay dinudugo, pero pwedeng duguin. Meron po akong testimony dito, personal testimony po ito, no? So, yung driver po ng boyfriend po ng anak ko ay nagkasakit ng dengue, na kwento niya po sa akin. Sabi niya, hinatulan na po ng doktor, baka anytime mamatay daw po dahil po sobrang grabe na po yung kanyang kalagay. Nakailang sali na ng dugo, ayaw mag-improve, napasok na sa ICU. Grabe na talaga. So, sinabi na po talaga sa pamilya, anytime mamatay po yung pasyente nyo. So, sabi ko, baka makatulong pa yung product namin, binigyan ko ng complete. Nako, nagulat po ako. Makalipas po ang tatlong araw, nag-text. Aba, sabi po ng boyfriend ng anak ko, nako nanay, maraming salamat po doon sa pinadala yung gamot doon sa pasyente namin. Ngayon po, lalabas na po siya ngayon sa ospital. Napakagandang balita po nun para sa atin, di ba? So, maganda po talaga yung product natin. So, aside from that, ano pa? So, yung mga aminin po ng mga pampalam ng dugo kapag may mga thyroid problems, may mga kidney, liver function problems na po, no? Kapag umiinom po ng mga pampalam ng dugo, kapag po may mga autoimmune diseases, no? I-discuss ko po yan in detail mamaya. So, we really have to make sure that you ask these questions to your customers before you decide whether what products are you going to give to them, whether it's C24/7 or complete. So, napaka-importante po niyan, no? So, mamaya babalikan po natin yan. So, we also have what we call the EMPOWERED products. Ito po yung pwedeng ibenta sa 200 countries online, no? So, online po, pwede po natin siyang ibenta. So, ano po ba yung mga product natin dito? Nako po. Ito po ang flagship product po natin, the Eye Protect 24/7. Napaka-importante po ng trabaho nito ngayon. So, this is a carrier necklace, no? So, ano po ba ginagawa niyan? Meron po siyang magkakaroon tayo ng protection from airborne diseases coming from bacteria and viruses, no? So, ano po ba ginagawa niyan? Ang swimming pool po, meron po yung chlorine dioxide. So, bakit po nilalagyan ng pool ng chlorine dioxide? Para po mapatay ang mga mikrobyong nandito, kasi po hindi naiiwasan. Minsan may mga dumudura sa swimming pool, may mga umiihi, di ba? So, mapapansin nyo, kahit minsan ikaw nakakainom ng konting tubig sa pool habang tayong susuming, hindi ka nagkakasakit pag-uwi, dahil nga po sa chlorine dioxide na yan. At ang chlorine dioxide po na yun, inilagay po sa loob ng kwintas natin. No? Yung puti na nasa loob ng kwintas po natin, ano po ba ginagawa nun? So, may chlorine dioxide, dinagdagan pa ng ibang minerals kung saan, pagka po yan ay suot-suot nyo, no? Ano po nangyayari? Pinoprotektahan ka, nagkakaroon ka ng 1 to 2 meter green zone na ito po yung naglalabas ng amoy. No? Doon sa area na yan, 1 to 2 meter green zone, kapag ka po dyan ay merong dinadala ng hangin ng mga mikrobyo, no? Viruses, no? Pinapatay niya po within seconds. So, napakaganda po niya. No? It could protect us for a period of 2 months, but because we have a new packaging of this wherein we can be protected in a period of 1 month, bakit naglabas ng pang 1 month? Kasi po mas mura po siya. No? So, yung pang 2 months po, mas mahal po, syempre, kasi mas mahaba yung protection po natin. So, madami nang itatanong, no? So, doktora, nabasa ko po yung brochure ng ating, Eye Protect 24/7, nakalagay doon, kasama ang coronavirus, no? So sa nagiging protektado po tayo kasi napapatay din niya po. Opo, no? So, pero, just imagine, no? So, sabi nga po, yung
coronavirus is we can get infected by this, by the droplets, no? Pero may mga ilang pag-aaral na rin po na nagsasabi na kahit ikay nagsasalitang ganyan, may mga droplets din na mga lumalabas, no? Dinadala din ng hangin kung ano may lumalabas sa bibig natin. So iba nagkukulod na airborne na rin din po yung ating coronavirus, no? So you will be protected, of course, yes. Pero just imagine, no? Kapag ka po ikaw ay may kausap at bumahing na ubo at diretso malapitan sa'yo, kaya nga po tayo ngayon ay may tinatawag na social distancing, no? Hindi lang social distancing, dapat nga tayo ay merong facial mask pa, nose mask po tayo, no? So, bakit po? Kapag ka kasi diretso ka na nabahinga, na ubuhan, no? So, kahit may kausap ka, no? So, ito yung pinakagrabing kalaban natin dahil hindi po natin sila nakikita, no? So, kapag malapitan, naku po, kahit po may suot ka nito, diretsong nabahingan ka, naubuan ka, naku po, natural, aba eh, malapitan eh. O, mamabuta talaga sa katawan po natin, no? So, depende po sa sitwasyon, no? So, yung layo mo sa mga kinakausap mo, sa mga nakakasalamuha mo, no? So, hindi 100% guaranteed na kapag kasuot mo to, no, eh, may mamamatay yung virus kasi kung diretso kang nabahingan, o, ay talagang pwedeng pumasok po sa iyo po yung virus po na yan. So, kailangan po, tayo po ay panatili natin ang social distancing po, no? So, meron din po tayong tinatawag na iProtect Home po saan ito po yung dinidikit naman sa mga pader, no? So, kahit saan, sa inyong paligid, pwede tayo maglagay sa bahay, kahit saan man sa ating mga pinagtatrabahuhan o sa loob ng kotse, no? So, para po tayo ay maging protektado lagi sa paligid natin sa mga viruses and bacteria na lumilipad, dinadala ng hangin sa paligid po natin. So, meron din tayong product na tinatawag na care lift. Kasi may mga pagkakataon, kahit nga kagigising mo pa lang, wala ka pang ginagawa, may masakit na sa katawan. So, syempre, masakit po yung katawan po natin. So, anong mangyayari? Naku po, apektado ang ating magiging trabaho, di ba? Pati yung pakikisalamuhan natin sa paligid natin. Kaya kailangan matanggal kagad ang sakit na yan, pananakit na yan. So, good news for everyone. Meron tayong tinatawag na care lift. This is a thermal relief patch. Idinidikit po sa mga bahagi ng katawan na may masakit para po siyang salampas, no? Lamang ang ating produkto ganda kasi 9 natural ingredients po ang nilagay dito. At ang kagandahan pa niyan, ginamitan po siya ng tinatawag na nano diamond technology. Ano po yung technology po na yan? Pagkadikit na pagkadikit pa lang po sa balat natin, yung care lift po na yan, no? Yung vitamin E na ingredients po niyan, ibubuka ang ating mga pores, yung mga butas sa balat natin. At pagbuka ng butas ng balat, naku po, yung mga ingredients, no? Yung mga ingredients, i-absorb, ipe-penetrate po up to the deeper layers of our skin, kaya po madaling natatagal yung pananakit ng katawan po natin. So, meron po siyang germanium, may natural heat reflector yan. Kaya pag dinikit mo sa balat mo, naku, huwag ka matatakot, medyo mainit-init po to. Meron din po siyang grape seed oil, nagtatagal ng pamamaga, inflammasyon ng muscle natin. Kaya kasi siya nananakit dahil po namamaga yung mga muscle natin, dahil lagi po natin ginagamit, syempre, di ba? Ang turmeric, ganun din ang trabaho, anti-inflammatory, no? Antioxidant. Then, pag sinabi antioxidant, again, ito po yung lumalaban sa mga free radicals na nagbibigay po ng mga sakit sa katawan po natin. Meron din po siyang St. John Worth kung saan mabilis yung nagpapagaling ng sugat, may diuretic property, good treatment also for back pains, no? For wound healing, so meron po ako isa sa testimony nito sa Baguio, no? Yung pasyente niya, matagal nang may sugat at ayaw gumaling. Naalala niya daw yung training ko, yung care lift. Nakakapagpagaling ng sugat. Aba, tinry daw nilang itapal. Naku, gumaling daw po yung sugat, no? So, maganda balita po yan. Ano po yung sabi naman ng diuretic? Pag sinabing diuretic, pag-ihi po yan, inilalabas ang mga toxin sa katawan natin na siya nagbibigay ng mga sakit, yan. So, tinatagal po sa pag-ihi po natin. So, meron din capsaicin, nagtatagal ng stress at pain ng muscle po natin. Meron din silver ion. Ang silver ion, patay ang microbes sa bacteria, no? So, kaya po yung sugat, pwede talagang gumaling. Bakit po ba? Kasi hindi gumagaling ang sugat dahil madami mikrobyo. So, nung tinapalan, aba, talaga pwedeng gumaling kasi isa din sa laman ay silver. Ayan po siya, no? So, ang Korean ginseng naman po, kilalang kilala, 100 years ago pa, no? Paano po natin nalaman nakakatulong po ito sa katawan?
pag telenovela ng Koreano pinapanood natin, hari, reyna, prinsipe, prinsesa, pag nagkakasakit ang mga tao noon, bibigay ng doktor nila noon, ginseng po. No, so napakatagal na po ginagamit talaga sa medisina yan. Pero hindi lang para sa mga sakit, also good for muscle, musculoskeletal, pain, fatigue, and swelling also. No, so ang ating Curlyf, meron din vitamin E, not only good for the skin, but also tinatanggal ang pain dahil po sa paninigas po ng muscles po natin. So, before we use the Curlyf, huwag magpapahid ng kahit ano, ointment, liniment, creams, kasi makemikal po sila. Pag merong ointment, creams, chemical sa balat mo, tinapalan mo ng Curlyf, maaaring magkaroon ng reaksyon sa balat, magkaroon ng iritasyon. So, para maiwasan po yun, siya lang ang ilalagay mo. Gano'ng katagal po yan pwedeng nakadikit sa balat? Hanggang 2 days lamang po, no? Pero kung halimbawa ikaw, nilagay mo, aba, kagaling nga, nawala ka agad ng sakit. Aba, pwede mo nang tanggalin. Pero kung gusto mo pa rin siya nakatapal sa balat mo, hanggang 2 days lang po, wag na pong susobra po doon, no? So, kung meron po tayong C24/7 for adults, meron din tayong K24/7 for kids. So, ito po yung Nutragummy Candy. Ang mga bata ay napakahilig sa candy. Good news, ang candy natin malambot lamang. Hindi po ito matigas, no? So, individually rap pa siya, bawat candy ay nakabalot, no? So, pwede mong iabot sa bata pa isa-isa. Maximum po, tatlo lang po ito sa isang araw, ha? So, ano po ba yung meron dito? 14 vitamins and minerals. Karaniwang ibinibigay sa bata, syrup po ito. Kaya lang, napakahirap pa inumin ng syrup pang bata. Pero pag nakita ng batang may candy ka, nako, siguradong hindi ka na mahirap ang magpa-imbunom ng mga vitamins na ito. Kakainin na lang nila. Ang good news pa dyan, yung ating kid 24/7, meron 26 fruits and vegetables. Sabi nga ng WHO kanina, limang prutas, limang gulay lang ang kailangan. Pero grabe yung ating KD 24/7, 26. Kaya po pag pinigyan ang candy ng KD 24/7, be sure, no? You can rest assured na sila po ay magiging healthy rin, no? So aside from that, ang mga benepisyo pang makukuha natin sa ating KD 24/7, it also has a full vitamin B complex for growth and thinking skills. So, meron siyang vitamin C for protection and immunity, pinapalakas sa mga buto, ngipin nila, provides also extra energy, promotes good eyesight para din sa mga bata na nahihirapang dumumi, nagko-constipate kahit bata pa lang. It's also good for their digestion. And for next product, we have also the Colidus. Ang Colidus po is a cholesterol reducer, no? So, help also decreases the blood pressure. Also lowers down the risk of heart diseases and its complication. So it's good for the health of the eyes and the brain kasi po ito ay merong 1,000 milligram na fish oil. Ito po yung galing sa mga isda, no? Doon sa 1,000 na milligram po na doon, 700 po the omega-3. Alam naman natin na omega-3 good for the heart yan, di ba? So, doon naman sa 700 na yon, 500 po doon ay DHA, docosahexaenoic acid. Kung mapapansin nyo, saan ba natin karaniwang naririnig yung DHA na yan, no? So, sa commercial ng TV, no? Sa ang mga commercial, gatas ng bata, no? Sabi po ang DHA, good for the brain. And we as adult, we also need this DHA. Hindi naman para tumalino pa tayo kasi po tayo, prone na po tayo sa mga neurodegenerative diseases katulad ng mga Alzheimer's, mga Parkinson's disease, no? So, kahit po tayo bata pa lang, maaari po tayo magkaroon yan. Bakit po? Kasi po, ang ating pong brain cells, heart cells natin kapag po yan ay damage, hindi na po yan nare-repair. Sabi nga po, prevention is better than cure. So, wag na po natin antayin magkaroon pa tayo. So, inom na po tayo ng ating Colidus, no? So, bakit po kasama pa yung mata? Sabi niya, no? Supports the health of the eyes. Nako, kasi po yung retina ng mata natin. Ano ba yung retina? Ito po yung balat ng mata natin sa loob, no? So, may balat po yung mata natin sa loob. Ano ba trabaho na nag-absorb ng light? Nagsisend ng message sa brain para malaman ano ba yung nakita mo. Laman po nung retina ay DHA din po. So, itong ating Colidus, not only good for the heart, for the brain, but also for the eyes, no? So, just yung product po natin na hindi lamang po ito iniinom dahil mataas po yung ating cholesterol sa dugo o ikaw ay high blood, kahit po normal yan, pwede ka pong uminom po ng product natin na Colidus because of the DHA, no po? So, this product also can be used by pregnant women. As you recall, earlier, I also mentioned that Complete can also be used by pregnant, no? Woman needs to use or drink this Colidus also during their pregnancy. Kasi po, no? So, para po katulad po nito, it protects against fetal injury and promotes an infant
break, no? So, just imagine, ito po ay nare-recommend natin kahit po gagawin mo pa lang si baby, no? So, syempre po, sabi ko nga kanina, ang ating brain ay may DHA, no? So, syempre, bibigyan mo rin si baby. Kapag ka po, konti lang ang DHA mo, tapos bibigyan mo pa si baby, nako, lalo pong kukonti ang DHA mo. Kaya po, merong tayong tinatawag na postpartum depression. So, yung ibang mga nanay, kapag ka po nanganganak, mababalitaan nyo, ang sungit mo naman! Eh, kasi bagong panganak, no? So, hindi lang nga po iba nagsusungit, eh. So, yung iba pa nga po, nababaloy pa. Totoo po yan. So, may mga kaso po tayo wherein yung mga ibang mga nanay na nanganganak anak ay nababaliw po. So, nagkapapatingin pa po sa mga psychiatrist. Kailangan pong magpatingin. Bakit po? Natutungan po lang mabot, no? So, hindi po natin po pwedeng pabayaan na meron kayo na mapansin ng mga nanay na ganyan kasi po maaari po silang makapanakit. Meron po akong nakita sa balita ng anak sa ospital, pag-uwi ng bahay, tatlong anak pinatay. Bakit po nangyari yon? Yung postpartum depression kasi nga po bumaba yung kanyang DHA. So, para maiwasan po yan, nako, again, painumin si mami ng kolidos habang nagbubuntis, no? So, sabi rin po dito, reduces the risk of premature birth. Ano po ba yan? Pinapanak si baby ng kulang sa buwan. Kapag ka si baby pinanganak ng kulang sa buwan, hindi pa po lahat ng organs yan fully mature. Lalo na yung baga, no? Nahihirap pang huminga yan. Kaya po, iiwanan pa sa ospital, i-incubator pa yan. Kapag ka iniwanan sa ospital, napakalaking gastos po yan. Kaya po, para maiwasan natin ang mga gastos na yan, again, painumin si mami po ng kolidos, no? So, paano po ba, kailan po ba iinumin na ni mami yan? Sabi ko nga, ang kolidos iinumin po kahit gagawin pa lang si baby. Si complete, tayo'y magsisimulang magpainom ng complete sa mga buntis kapag 11th week na po. Mas maganda. Bakit po? During the first 10 weeks, kasi ito po yung tinatawag natin organogenesis, no? So, dito po piniproduce yung mga organs, ginagawa yung organs ng baby natin. So, para po safe, no? So, we are recommending to use the complete for pregnant that would be starting to drink this product complete during their 11th week. Now, during their 37th week, yung complete at kolidos ay ipapahina ng anak. Kasi po pagka po ng anak, may mga bleeding episodes pa po yan, diba? So, hindi po kagad nahihinto. May mga lumalabas pa rin po sa mga puwerta ng dugo. Kapag po wala na po yun, pwede na po natin ulit ipainom yung kolidos po. No? Para sa mga pasyente, mataas sa mga kolesterol sa dugo nila, no? Sa mga blood chem na tinatawag, no? So, pagka 150 once a day, greater than 200, 2 times a day. Pagka more than 250, 3 times a day po tayo. Pero, take note, sabi ko kanina, kahit normal ang mga kolesterol mo, kahit normal po ito, no? So, just imagine, again, pwedeng uminom ng kolidos. Bakit po? May DHA din po yan. Good for the brain, for the eyes, and also for the heart. Po? So, paano po ito tinitake? So, pwede po siyang itake during or after meal. Pwede naman po. So, next, para po natin yung Restore Life. Ang Restore Life po ay... ano ba makikita natin dito? Yung tinatawag po nating resveratrol, no? Kung maaalala niyo po kanina, yung ating C24/7, meron din yan. Ito po, concentrated lamang. Lahat ng laman, puro resveratrol. No? Kaya nga po, ang isang kapsula ng ating Restore Life, katumbas ng C24/7, apat dun sa laman na resveratrol po. No? So, may mga pag-aaral po, yung mga friends, napansin po nila, napakahilig nila sa karne, pero bihirang merong may sakit sa puso kasi ang mga friends po ay napakahilig sa wine. Pero dadaigin nyo po yung mga French people na yan kasi po kapag ikay uminom ng isang kapsula ng Restore Life, naku, para ka nang uminom ng 100 na glasses ng wine. So daig na daig mo sila. Hindi ka malalasing. Bakit po? Ang kinuha lamang dun sa mga halaman po na to na makikita nyo po dito ay puro resveratrol lang. Hindi po kinuha yung alcohol content. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka malalasing, no? So, meron din po mga asosasyon sa Amerika. Ito pong asosasyon po na to ay tinatawag nila na Caloric Restriction Society. Ano po ba ginagawa ng mga tao na to? Kumakain lamang ng 30% na kailangan nilang kainin ng pagkain sa isang araw. Kung tayo kumakain ng tatlong pinggang pagkain, sila isa lang. So, napaka-konti nun. Sa isang araw, ba isang pinggang pagkain lang kakainin mo? Tapos hindi lang basta-basta mga pagkain. Very healthy foods pa yung kinakain nila. Pero, syempre, konti ang kinakain, mapapayat. Pero kahit po sila ay mapapayat, no? Kahit po i-google nyo, no? I-google nyo, Caloric Restriction Society, para makita nyo kung ano yung itsura ng mga tao na yan. Ang papayat talaga, no? So,
Just imagine, mapapayat, pero very healthy. Bakit? Kapag ka po pala ang tao ay hindi kumakain ng madaming pagkain sa isang araw, no, na-activate po yung tinatawag nating sirtuin enzyme. At yung enzyme na yan, kapag ka po na-activate po sa ating katawan, naku, nakakahaba pala po niya ng buhay. Pero may good news ako sa inyo. Magpasalamat po tayo kay Dr. David Sinclair. Siya po isang scientist. Nag-experiment po siya sa mga hayop. No? Kasi nga po nabalitaan niya ang resveratrol ay maganda. So, nag-experiment siya sa mga hayop. Lahat po ng hayop na in-experiment niya, humaba yung buhay ng 30 to 60%. No? So, imagine mo kung i-apply natin yun sa buhay ng tao. Tayo daw yung mga Filipino, ang lifespan average ay 67. Aba, pwede po tayo umabot na 100. Problema, wala ka pa sa 100. Ugod-ugod ka na nga eh. Pero ang good news, kapag ikaw umiinom na may mga resveratrol, kahit ikaw may edad na, pero ang physiology ng katawan mo, naku, parang bata pa rin. Good news po yan, diba? So, aside from that, no, ang maganda pa po sa resveratrol, oh, sabi ko nga kanina, 'di ba, it prolongs lifespan by 30 to 60%. So pinoprotektahan din po yung mitochondria. Ano po ba yung mitochondria? Siya po yung nagpo-produce ng energy sa loob ng cells natin para magamit po ng mga cells po natin, no? So maganda po, bata pa lang po tayo ay uminom na po tayo ng resveratrol. 18 years old pataas, pwede na pong uminom po nito, no? So sabi rin po dito, prevents pulmonary hypertension. Ang galing, 'di ba? So not only that, it also a positive impact on obesity. Bakit po? Kasi ini-increase niya po yung level ng adenopectin. Kung saan ito po yung hormone na nagre-regulate ng fatty acids, siya naglulusaw ng mga fats po sa katawan natin, no? So just imagine, napakaganda po nito para din sa mga gustong mayat, no? So also, this is good also for diabetic patients who have increased blood sugar, no, in their body. So why? Because it also promotes sensitivity to insulin. Bakit ba sila may mga diabetes? Kasi may problema po sa insulin, no? So this promotes sensitivity to insulin, provided these patients na may mga diabetes. Karaniwan po kasi kapag ang pasyente po may mga diabetes, unang nasisira po yan sa katawan, yung liver, ay yung kidney po, no? So better be sure na okay pa po yung function ng kanilang kidney, no, bago po natin din i-recommend yung Restore Life po sa kanila. Okay, so it also helps prevent, no? Helps prevent neurological disorders such as strokes, no, ischemia, Huntington's, and Alzheimer's diseases. So ito po mga diseases po na to ay mga neurological problems, no? So sabi ko nga sa inyo kanina, prevention is better than cure. Huwag na natin antayin magkaroon po natin, i-prevent natin. One way to prevent also is to drink Restore Life, no po. So, okay, so meron din po tayong nutritional cosmeceuticals product. Ito po yung ating white light, no? Ang white light, glutathione po ito na merong vitamin C. Ang maganda po sa glutathione na to, para sa mga taong takot sa injection, nako, good news for you, spray mo lang to sa ilalim ng dila. Ang maganda pa po sa glutathione na inilagay dito ay L-glutathione. Ano ba yung L-glutathione? Active form ng gluta. Bakit po? Kasi yung ibang gluta po, ini-injection, di ba? So, iba naman po, pinapahid sa balat, iniinom, dadaan pa sa atay para ma-activate ang glutathione. Ito po, kakaiba, active form na. Pag in-spray sa ilalim ng dila, may mga ugat dyan, i-absorb agad, diretso na po sa katawan po natin, no? So, may vitamin C, ito po yung maasim, no? Bakit po sinamahan pa ng vitamin C? Kasi po hindi po na-absorb sa katawan natin ang gluta kapag ka po walang kasamang vitamin C. Kaya po ito yung maasim-asim na po. So, ang glutathione, karaniwan, alam ng tao, pang paputi lang. Hindi po. Side effect po yun, actually. No? Take note, side effect. Hindi yun ang main function. Ang main function ng glutathione ay detoxifier. Ano po yung detoxifier? Tagalinis ng katawan. Hindi lang ng atay. Detoxifier of the whole body. And at the same time, it's also an antioxidant. Sabi ko nga kanina, mga antioxidant, lumalaban sa mga free radicals na nagbibigay ng sakit sa katawan natin. Na-experiment na ang mga gluta sa mga pasyenteng may cancer. Just imagine, even cancer patients, natutulungan po gumaling ng mga glutathione. And that is a big news, no? So, lagi ko po itong tinatay up sa mga pasyente po may mga cancer din, no? So, ginamitan din po ng technology na airless back technology yung white light natin para
ma-prevent ang pagpasok ng hangin sa lalagyan. Bakit po? Pagka nangyari yun, magkakaroon ng tinatawag na oxidation o pagkasira ng mga ingredients. So, para maiwasan ang pagsira ng mga ingredients, yung technology po na yan ang ginamit sa ating white light. Kakaiba yung product natin, pakipaliwanag mabuti paano po ito ginagamit. Shake muna po yung bote. Pagka-shake po ng bote, spray po sa ilalim ng dila. Take note sa ilalim ng dila, hindi sa ibabaw. No, sa ilalim po lang may ugat. Sa ibabaw, wala pong ugat dyan. No? So, pagkatapos po nun, sarado po muna ang bibig. Huwag po muna itong lalagukin. Ibabad po muna sa ilalim ng dila ng isang minuto. Kung kaya mas matagal, mas maganda para mas madaming ma-absorb. No? At pwede po itong lunukin. No? Pagkalunok po, pwede po ulitin ang pag-spray every 4 hours, 4 times a day po. No? So, meron din po tayong tinatawag na perfect white. Ang perfect white has a natural batax effect. Ang batax effect po, sinabi natin batax, nakakabatak ng balat. Kaya nga sabi dito, pababatain ka ng 10 to 20 years old. Uy, gustong bumata. Aba, maganda po yung ating perfect white. As aside from that, no, akala tinatanggal din ng mga dark spots, blemishes, no, facial creases and wrinkles, no. So hindi lang po itong trabaho ng perfect white, akala nila pangpaputi, pangpabata lang, hindi po. Napakadaming health benefits po ng product po natin. Isa po sa mga favorite ingredients ko po dito yung astaxanthin na tinatawag, no. So ano po ba yung astaxanthin? Ang ating brain very sensitive yan. Hindi pwede sino-sino papapasukin. At ang nagmo-monitor ng pagpasok ng substance sa ating brain ay ang tinatawag na blood-brain barrier, no? Pero pinapapasok niya ang astaxanthin sa ating brain kasi po very safe po yan for our brain, no? So just imagine, ang dami ko po ng testimony with regards to our perfect white, iniinom nila sa gabi, ang sarap ng tulog nila. So kung kayo may paghirap sa pagtulog o kung gustong maging masarap ang pagtulog, nako, inumin po natin ang perfect white sa gabi. No, kung ikaw naman ay mayroong med budget naman, nako, pwede mo tong inumin 1 to 2 tablets 2 times a day po, no? So, next, so magre-review lang po tayo ngayon sa pinag-aralan natin mula kanina pa. Sabi ko kapag ka po may mga ganito ang mga pasyente natin, kliyente natin, maganda po picturean niyo to. Oo. So kung meron kayong pang-picture diyan, nako, maganda po picturean niyo po ito para kayo merong copy, no? So patients condition not to take products with longevity Filipinos but can take complete. I-discuss ko na po to sa inyo kanina, di ba? So, yung mga buntis, nagpapasuso, mabaing may mga problema sa kanilang reproductive system. Pag sinabing reproductive system, kabilang po dyan ang breast, vagina, cervix, uterus, fallopian tube, ovary. No, kapag may mga sakit po dyan, no, complete po yung ibibigay po natin. Below 18 years old, complete. May mga sakit sa dugo, any diseases related to blood, example po niyan mga leukemia, no? So may pagdurugo, may problema sa kanilang kidney at liver, umiinom ng mga pampalaw na dugo katulad ng mga aspirin, heparin, warfarin, clopidogrel, no? So may mga autoimmune diseases, may thyroid problem, contraceptive pills po. So actually po, the safest product to give to our patients, to our customers is complete. Pero kasi kaya natin na-recommend yung C24/7 din kasi nga may resveratrol, anti-aging din, kaya mas maganda. Kaya lang sabi ko, hindi pwede lahat doon. Kaya ikaw, pagka ikaw, may nakakita ng customer, pasyente na meron, kahit isa man po, excuse me, kahit isa man po dito sa mga sinasabi ko na to, automatic complete na ibibigay mo. No? So, ang next question po natin, aba, okay po ba yung atay at bato nila? Paano natin malalaman kung okay ang atay at bato nila? Kasi doon po tayo magbabase kung sila'y pwede bang uminom ng madami ng produkto po natin. Ngayon, paano natin malalaman okay yung function ng kanilang atay at bato? Magpa-blood test. No? Pag nagpa-blood test po, may fasting muna. Pag sinabing fasting, hindi mo nakakain sa loob ng 8 to 10 hours bago po natin sila pakuhanan ng dugo, itetest SGPT sa atay. Creatinine naman po para sa kanilang kidney. Ngayon, lumabas ang resulta normal at walang kondisyon, without condition na pinemention natin kanina na nandun sa isang slide ko kanina. Pwede po natin silang rekomendahan ng C24/7 ang lahat ng product. Again, nagpa-test ng atay at bato, normal result, walang condition sa mga pinapatanong natin, pwede po magrekomenda ng C24/7 at lahat ng product. Ngayon, paano po ito inumin? Maximum 1 capsule, 1 capsule hanggang 3 times a day. Bakit po iba-iba? No? So 30 minutes before meal or 2 hours after meal, bakit po iba-iba? Pagka po tayo nire-recommend ng product, question sa'yo ng customer, paano ko inumin yan? Ilang beses isang araw? Pag sinabi mo isa lang iinumin.
Pero kung ikay may budget po, pwede ka uminom ng dalawa sa isang araw para mas healthy ka. Pero kung kaya niyo po ng tatlo, nako, mas lalong healthy ka, mare. Kaya mas maganda. Kung kaya mo naman, nako, uminom ka ng tatlo sa isang araw. May nakilala pa nga po ako eh. Nung isang training ko, walang sakit ah. Imagine niyo, iniinom daw na si 24/7 siyam sa isang araw. Walang sakit, gusto lang kasi maging healthy eh, mapera. O, di ba? So, pero pagka po may mga sakit, karamdaman, pwede pong uminom na mas madami. Kasi nga, syempre, kapag ka ikay may sakit, mas madami dapat lumalaban doon sa sakit mo. Kaya kailangan mo na mas madaming antioxidants, no? So, pwedeng dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Pero pag may mga bucal cyst cancer, nako, mas kailangan mas madami yan kasi mas grabe yung sakit nila. So, tatlo sa umaga, tanghali at gabi. Ngayon, pagka po iinom agad ng tatlo, ng anim, ng siyam, nako, paki-monitor lang po yung katawan, kakayanin po ba nila? Bakit po? Kasi may mga ilang tao kapag ka po uminom agad na madami, minsan nahihilo, nasusuka, nagpapalpitate, o may mga ilang reaksyon na hindi maganda sa katawan nila. Pagka po nagkaroon ng ganong reaksyon, ibig sabihin, hindi nila kayang uminom agad ng madami. So, ang gagawin po natin, ganito. No? So, sa unang linggo po ng pag-inom, once a day lang. Sa pangalawang linggo, 2 times a day, pangatlong linggo, 3 times a day, hanggang sa umabot sa kaya po ng katawan nila. May mga ilang customers po, nagsabi sa akin, naku doktora, nung ako'y nasa anim na, naku, abis sumama po yung pakiramdam ko eh. O, eh, nung kinabukasan, ginawa ko po ulit 5. Okay po ulit ako. Ibig sabihin ng kaya po nung customer natin ay hanggang 5 lang. May mga ganun po. No? So, ngayon, again, kapag uminom ng madami, wala namang naramdamang kakaiba sa katawan nila at normal pa rin, pwede pong idere-diretso na yung pag-inom ng madami. No? Ngayon, ang pinag-uusapan po natin dito, normal ang resulta ng atay at bato sa kanilang blood test at walang condition sa pinapatanong ko. What if yung resulta hindi normal? Anong hindi normal? Mataas. O di syempre may problema sa bato at atay, ano ipapainom natin? Complete po. Pero sa mga pasyente na mayroong mataas na creatinine at SGPT, hindi ho po pwedeng uminom agad ng madami. Once a day lang po tayo magsisimula. No? Makalipas ang 2 linggo, kung kaya namang ipaulit ang test, mas maganda. Kung anong test lang po ang lumabas na mataas. Kung parehong mataas, parehong ulitin, pag isa lang, isa lang. Okay, bumaba. Aba, ano yung sabihin po ng pagbaba? Aba, nag-improve yan. O, edi pwede na tayong mag 2 times a day, no? Uulitin ulit ang test. Pag inulit ang test at bumaba ulit, good news ulit yun. Nako po, nag-improve na naman. Pwede pong uminom ng tatlo sa isang araw. Pero sa mga pasyente na merong mataas na creatinine at SGPT, pinakamadami na pong pwedeng inumin. 3 beses lang po sa isang araw, ha? Ngayon, ang pwedeng isa sa scenario, ganito, mataas. O, di ba, magsisimula tayo ng once a day? O, eh, nung uminom, bumaba. O, di syempre, di ba, mag 2 times a day na tayo. Eh, ang kaso, nung tayo nag-ulit ng test, tumaas ulit. Nako, ang ibig sabihin po niyan, ang kailang ng katawan niya, once a day lang po. So, once a day lang po lagi ang pag-inom. So, pag may mga ganitong sitwasyon naman, mataas, saka palang bumaba, once a day, pero pag tumataas, hindi po bumababa, no? Ang kanilang blood test. Ibig sabihin po noon, sobrang problema din na po yung atay at bato nila, hindi po yung product natin ang may problema. Kaya po ang rekomendasyon natin, i-stop na po yung paggamit ng complete. Abay, syempre, malulungkot yan. Nako, ay gusto kong gumaling eh. Baka may mga produkto ka pang pwedeng ma-recommenda sa akin bukod dyan sa complete na yan. Meron po, white light. Again, bakit white light? Kasi di ba sabi ko yung white light, may glutathione, vitamin C, antioxidant. O di ba? So, hindi lang po yan pampaputi. Mga antioxidants din po yan. Pero lagi ko po sinasabi, sa ating mga customers, no, sa ating mga pasyente, kung kaya mo naman na budget mo, isabay mo ang complete white light, sabay, nagagamitin, mas maganda po yun. Pero kung inuulit ang test at tumataas, i-stop mo na yung complete white light po, pwedeng dire-diretso gamitin po yan. No? So, again, kapag ka po may mga ganitong kondisyon ang ating mga customers, no, yung mga pasyente natin, no? Again, sabi ko po lagi sa aking training, kailangan po natin hindi maging member lang, maging doktor. Mukhang doktor pala, no? So ano ba yung mukhang doktor? Aba, di ba syempre yung doktor bago nag
bibigay ng gamot sa pasyente, nagtatanong muna. Kaya itong 11 na to, tanungin mo muna kung meron siya. Kasi kung meron siya dito, kahit isa, complete. Pero pag wala siya dito, si 24/7. Next question. Okay, ano-ano po ba yung mga products natin na merong mga longevity Filipinos na hindi pwede nating i-recommenda sa mga customers na to? Okay, ano-ano po ba yung mga products na meron tayong mga longevity Filipinos? Ayan. Si 24/7, Restore Life, Burn Products, Perfect White, tsaka po Vida Max. Kaya po, kapag may mga ganito ang ating mga customers, no? So, wag mo ring i-recommenda ang mga product na to. So, hindi po kasi po pwede po sa kanila. No? So, again, sabi ko nga po, tayo po ay kailangang maging mukhang doktor, maging MD po tayo para po tamang rekomendasyon na mabigay natin. Next question, lagi nakapag-decide ka na, ano bang product ibibigay ko? Naka-decide na ako, si 24/7 complete. And ang next tanong, gaano ba kadami ibibigay ko sa pasyente na to, sa customer na to? Aba, dapat alamin mo, kung normal yan, pwede uminom ng madami. Ngayon, kapag may problema sa kidney at liver, maximum hanggang 3 lang sa isang araw ng complete, 'di ba? Pag may problema sa kidney, pero pag normal naman, pwedeng si 24/7, no? So, kapag may mga sakit hanggang 6, pag may mga cancer hanggang 10. Ang Restore Life maximum po 2 lang sa isang araw, ha? Kaya po pagka ang customer mo pinapainom mo na ng si 24/7 na 8, huwag mo nang painumin ng Restore Life kasi nga sabi ko kanina, ang isang Restore Life katumbas ng si 24/7, 4, no? So, again, 30 minutes before meal or 2 hours after meal. Para sa mga pasyente, mga buntis, nagpapasuso, okay, ano pwede sa kanila lamang? Complete. Colidus, may choco, no? So, para sa may mga cardiovascular diseases, no? So, may mga blood thinning effects sila na iniinom, no? May mga blood thinners, aspirin, clopidogrel, mga warfarin, heparin, no? So, pwede pong complete colidus sa kanila. Pero pag wala namang iniinom, pwede po natin i-recommend si 24/7 Restore Life at Colidus. So, ang training po natin so far ngayon, hanggang dyan lang muna. Abay, napakadami po natin kasing produkto, di ba? So, sana po yung ating discussion, no? Sana po'y nakatulong po sa inyo. At siguro po, hindi ko po alam, Coach Che, okay, baka po tayo may mga katanungan dyan na gustong magtanong po sa atin, aba, willing po tayo magtanong po dyan. So, always just remember, no, bago po tayo mag-recommend po ng product, aba, tatanungin po natin kung ano yung mga condition po ng katawan po natin, nila, bago po tayo makapag-recommend, no, sa kanila ng mga products po natin. So, sige po, kayo na po mamili. Check kung sino po yung, may mga, magtaas lang po ng kamay para po malaman natin kung sino yung ating unang tatawagin. Yan. Hindi po ito paraffle, ah. Yung mga nasa likod po, hindi paraffle yan. So, before anything else po, bago po may maglakas ng loob na magtanong. Ah, bakit na malakas ng loob? Hindi ko naman tinapot mo agad. Kasi mahihain po kasi mga taga-TVX. Kailangan kapag member tayo ng Empowered Consumerism, parang mayalo kang product, kung mahihain ka, dapat walang ganun. Hindi, mamaya. Mamaya po dudumugin ka yan. Okay. Pero bago po ang lahat, gusto muna po namin, syempre magpasalamat, Doktora, for taking time. Sa pag-train po sa amin tonight kahit sabi mo nga kanina medyo uncomfortable sa iyo yung time. Hindi dahil first time mo nag-train ng 10 o'clock. Sabi ko, hindi kasi, nagulat ako sa first time na may nagpa-schedule natin. Sabi ko, baka may matulog na tong mga to. Eh, sa akin naman, okay lang. Alam nyo ba, merong mas late sa inyo, 11 p.m. Yun, no? pero ano naman yun, sa ibang bansa naman kasi yun. Ayun. So, thank you very much po ulit. And now, since si Doktora naman na ang nag-open ng floor, we are now open for question and answer po sa mga... Yeah.